Okay, share ko lang kung paano ngayon yung pagkuha ng bagong pagkuha ng appointment schedule para sa passport. So, ito. Siyempre, punta muna tayo sa Google. Google tayo. So, pag nasa Google tayo, tatype natin is Philippine Embassy. Ayan, Philippine Embassy Tokyo na. Sabihin natin ito. Okay, website. Ayan. Sensya na maliit ha. Eto, Tokyo Philippine Embassy. So, anapin natin ito, yung DFA online passport appointment. Zoom ko na po ha. Nasa gilid po siya. Nasa gilid. Huwag po tong pangatlo. Huwag po, eto pangalawa, DFA online passport appointment. Yung pangalawa po, ito pangalawa. DFA online passport appointment. So, click natin. So, ayan na, schedule an appointment as a reminder, terms and condition. So, click lang po ito. Tapos, ayan, may dalawang pagpipilian, individual tsaka yung pag may kasama ka kung dalawa, tatlo, or by group na nga po. Try natin tong start individual appointment. Ayan. Asia Pacific, tapos country. So, nasa Japan tayo. Napin natin Japan. Japan. Tapos, select a site. Halimbawa, sa Tokyo tayo pupunta. Tokyo. Philippine Embassy, Tokyo. Tapos, next po. Ayan. Early as available appointment na available date. Wala pong available na maaga sa Philippine Embassy, Tokyo. Para sa individual po yan, no? September. Tignan natin hanggang December. Ito po. Wala nga po. Try natin sa Nagoya. Wala kasi sa Tokyo eh. Sa Nagoya naman po. Para sa mga individual po ito, no? Sa Nagoya. Earliest available appointment October 5 to 2021. Ito po. October yan. 5, 6, 7. Ayan po. Ang dami pong ano oh. Appointment para by October, sa October po. Sa Nagoya po yan, no? Ayan, hanggang October lang po sa Nagoya. Try natin check yung 5. Ayan. So, kulay green, available po yung green na yan, available date po yan, ha? Tapos, ito yung mga time na available yung green din. Tapos, fully book na to. Try natin to. Ayan. Tapos, I'm not a robot. So, select all image with the stare. Sabi yung mga agdanan. Ayan. Verify po. Okay. Tapos, next natin. Tapos, ayun na po. Ayun po. Pag nakuha nyo na po agad, magpi-fill up lang kayo ng mga details nyo. Ayan. Details. Tapos, next na po yan. About sa details nyo yun. So, ayun na. So, ayan. Ayan na po. Try na. Okay. Try naman natin by group naman po. Check natin sa Tokyo tsaka sa Nagoya din po. Try natin, no? Dito ko sa umpisa. Ito po, no? Ayan, nasa website po tayo ng Philippine Embassy. Tapos po, nasa gilid lang po siya. Yung pangalawa po, wag po yung sa pangatlo, pangalawa po ha, DFA online passport, tapos ay reminder, terms and condition, tapos ayun po, tapos dito na tayo sa pangalawa, yung sa mga gustong kasama, tingnan natin, ayan po, number of applicants, sabihin na natin na dalawa po kayo, ayan, next po, tapos country, Japan. Tokyo. Try natin Tokyo ulit, ha? By group naman po to, ha? Kung may available, try natin. Ay, wala din pong available. Hanggang December, wala. Yung may mga ano to, ha? By group po to. Try natin sa Nagoya ulit.
October 5 din ang maaga by yung mga pwedeng may kasama. Ayan. By group din po available. Daming available talaga sa Nagoya, no? Yan, like katulad din kanina kung yun ang napili Monday 5 tapos time, tapos I'm not a robot, tapos sell us all by the side bicycle, ayan. Verify lang po natin. Tapos next. Tapos eto na yung applicant number 1 na ano, na details. Tapos pagkatapos ng applicant number 1 details, yung applicant number 2, yung kasamahan nyo rin po. Mga details ng kasamahan nyo, i-fill upan nyo lang. Tapos next. Ayun. So, sa pag-fill up po, kailangan medyo mabilis. Huwag masyadong matagal kasi mawawala po yung ano, yung pinipill upan nyo. May time limit ba gaganon? Tapos, so, na-fill upan nyo na. Yung bibigay nyo pong email address po bali is ano po yung naginagamit nyo kasi yung ano pag na-fill upan nyo na, na-confirm na after nyo ma-fill upan, pupunta yan, magme-message kasi yan sa Gmail eh. Sa Gmail nyo. Ganito ang lalabas dyan. Ayan. Ganito po lalabas. Dear group representative. Kasi dalawa kami nagano, dalawa yung binook ko para sa kaibigan ko din kasama ko. Ayan, ganyan po siya. So, yung unang message niya po, pakicheck nyo na. Pagka dumating na po yung message na yan, ayan, click here to confirm your booking. Click nyo lang po yan para ma-confirm po talaga yung booking. Huwag nyo kakalimutan na i-click po yan for confirmation ng ano nyo, ng appointment nyo. Pag hindi nyo po yung click, may expired po yan sa loob ng ano, isang oras. Kaya ayun po, click po. Para, tapos pag na-click nyo na po yan, darating uli yung pinaka confirmation. Ayan po yung success. Ayan nga. You have successful confirm passport appointment. Ayan po. Ganyan lang po. Yung bagong system ng ano, bagong system online schedule reservation. Ha? Ganyan lang po ha. Passport. Tapos ito talaga. Ayan po yan sa Philippine Embassy, no? Sa gilid po, sa kaliwa. Tapos yung pangalawa. Ito po ha. Baka malito po kayo. Yung pangalawa po. Ito po. Na? Sige po. Yun lang po. Salamat po sa pag-manood. Tambat ini na ne sa pag-uwa ng ano, schedule po. Salamat po. Thank you. Pasensya na po kayo. Bulod-bulod.